Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano i-test ang inyong baterya at ang inyong alternator gamit ang multi-tester. Okay? So, bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo sa aking channel. Okay guys, ito yung mga gadgets na pwede nyong gamitin sa pag-test ng baterya. So, panood nyo dati yung previous video ko, yung mga gadgets na pwede nyong bilhin para sa inyong sasakyan. Ito yung isa, no? Battery tester ito. Ayan. Pinakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. So, kaklap nyo lang ito sa mga terminal ng baterya ninyo. Tapos, meron na siyang lalabas na mga result, no? Kung full pang baterya nyo, kung meron pang medium, no? Kung medium, meron pa siyang karga. Kung low na at empty. Meron din siya sa alternator, no? So instantly makukuha niyo yung reading kung bad na yung baterya niyo o okay pa. Pero ang problema dito ay ganyan lang siya, no? May makita kayong voltage dito, tapos meron lang siya nakalagay na full, medium, low, no? So parang instant na result ang makukuha niyo dito, pero baka gusto niyo ng mas detalyado pa kasi ang pinakamagandang gamitin talaga para pag-test ng baterya ay ang multimeter. So, kung gusto nyo ng ibang gadget, bukod pa dito, meron namang mga battery tester talaga na ginagamit tulad ng ito. Itong lumang battery tester na ito. Ito ay produkto pa. Galing sa tatay ko, no? Yan. So, 12 volts din siya. 6 amp. So, ito ay lumang gadget na ito pang-test ng baterya. Tapos ito ang lalagay niyo dyan sa baterya. Ayan. So, isa rin itong paraan para matest nyo yung baterya ninyo. Okay? So, lalagay niya dito yung ampere, no? Kung nasa tamang amperahe pa ang inyong baterya. Pero, ang gagamitin natin ay ang multi-tester natin ito. Itong digital multi-tester natin. Okay? So, ang paggamit na ito, pinakita ko na sa inyo before, na meron siyang test probes, di ba? Yung test probes niya, itong black, no? Itong negative sa common, at itong positive dito sa volt ohms. Okay? So, try natin ngayon ito sa ating mga baterya. So, i-test muna natin kung paano ang malaman yung karga o yung status ng ating baterya. Mamaya, test natin yung alternator naman natin. Okay? Ngayon guys, para malaman ninyo kung bad na ang battery ninyo, may mga simptomas yan. So, unang-una, makikita nyo yung battery light dun sa inyong dashboard. No? Kapag inon nyo yung makina, nakalit yung battery light. No? May warning dun. So, ibig sabihin, kailangan nyo na magpalit ng baterya. Iba pang symptoms nyan, mahina yung headlight ninyo, no? Nagpi-flicker yung dome light ninyo. At pag ni-start ninyo, may tumutunog na tik-tik, gumanoon, no? Parang ayaw niya mag-start. Okay? Siyempre, pag hard starting yon, isa pa yun sa mga symptoms ng mahina ang baterya ninyo. So, kailangan nyo nang i-check ang inyong baterya kung pwede pa siya o hindi na para mapalitan nyo ng on time, no? Hindi kayo maaberya sa daan. So, ito yung baterya natin sa Hyundai Accent. So, ilalagay natin ito sa direct current, no? Sa 20 volts. Okay? Kasi ito ay 12 volts lang. So, kailangan lang natin ng 20 volts dyan. Okay? So, lagay lang natin yung pula sa positive at yung itim sa negative. Okay? Ayan. So, 12.6 siya. Normal yan, no? Normal na voltahe yan ng ating baterya. Yung minsan, mayroong surface charge na tinatawag kapag talagang diskargado na yung inyong baterya. Minsan, mayroong siyang karga. Kaya hindi pa nyo masasabi na talagang okay yung baterya ninyo.
No? Kasi ibig sabihin, nagkarga lang siya ng kaunti, pero pwede rin yun mag-diskarga. Okay? So para malaman, para okay pa yung ating baterya, para ma-check kung okay pa yan, start natin yung engine. Ano? So makita nyo na dapat hindi yan bumaba ng mga 10 volts. Okay? So dapat tataas pa siya kasi mag-charge yung ating baterya gamit yung alternator. Okay? So start natin. Ano? Yan, so nakita nyo, nagbabago yung reading niya, no? Ibig sabihin niya na nagcha-charge yung ating baterya gamit yung alternator. Yan. So nakita nyo rin na hindi siya bumaba ng 10 volts. So kapag ang baterya ninyo bumaba ng mga 8, 9, may issue yung inyong baterya. Kapag bumaba ng below 10 volts, yan kapag in-start ninyo. Pagka bumaba yan ng mga 7, 5, ibig sabihin palitin na ang inyong baterya. Hindi na good yun, ano? Hindi na maganda yung para itakbo nyo. Sigurado mamamatayan kayo ng baterya ng makina sa biyahe. So, mas maganda na palitan nyo na lang ang inyong baterya. Okay? So, kapag wala kayong makuhang reading, no? Ibig sabihin, baka corroded lang ang inyong mga terminal, no? Yung may mga green, no? Mga puti, parang mga namuong mga dumi, no? Scales, parang ganon. Ang gawin nyo, tanggalin nyo itong terminal, tapos kiskisin nyo yung terminal ng baterya, no, para magkaroon ng contact dun sa metal to metal. Tapos nun, pagka kinabit nyo ulit, sprayan nyo ng WD-40. Okay? So, ganyan mag-check ng baterya gamit ang multi-tester. So, ang ating baterya ay okay pa. So, paano ba mag-check ng alternator? So, nakikita nyo na yan ay 13.85 volts, no? So, okay yan. Kapag tumaas yan ng sobra, ibig sabihin ay nag-overcharge naman yung inyong alternator. Masisira yung baterya ninyo nun, no? For example, mga 14 something pataas, ano? 14.7 pataas, yan. Pero 14.7 from 12.7 to 14.7, I mean, yun ay okay, no? Yun yung surface charge niyan kapag naka-on yung baterya nyo. Ngayon, kapag ka hindi pa, ibig sabihin niya na okay na yung inyong alternator. Kasi kapag binuksan natin yung mga accessories natin, yung radio, yung ating fog light, headlight, tsaka yung fan, no? Mag-iiba pa yan. So, tingnan natin, no? Buksan natin yung mga accessories na yon. Kapag bumaba yan ng 12.7 o sumobra din sa 14, no? 14.7, ibig sabihin may problema sa inyong alternator. Or baka may loose connection lang, no? May loose connection dito sa terminal or may loose connection dun sa inyong alternator, yung mga wires doon. No? Pwede niyo tingnan. No? So buksan natin yung mga accessories na yan. Yan. So yung fog light nakabukas, yung headlight nakabukas, yung fan natin sa loob, no, tsaka yung radyo nakabukas, no. Pero makita ninyo 13.7 pa rin ang reading ng ating baterya. So, ibig sabihin okay yung alternator natin. Nagbibigay siya ng sapat na kuryente sa ating sasakyan, no? Tsaka sina-charge niya yung ating baterya. No? So patayin natin itong mga accessories na ito, babalik yan dun sa kaninang reading, ano. Patayin natin. Yan. So between 14.7 na siya, no? And 12 volts, di ba? So makita ninyo na okay ang ating baterya, ganun din ang ating alternator. So bababa ulit 'yan ng 12 volts, no? Pag pinatay natin yung engine. Patay natin yung engine.
Yan guys, no? So naka-off na engine, 12.9, no? 13 volts, no? Yan. So kung bababa yan ng 12.7 or tataas yan ng above, no, ng 14 volts na naka-off yung engine, ibig sabihin may issue sa inyong baterya or sa inyong alternator. So ang ating baterya okay, ang ating alternator din ay okay, no? So marami pang test ng pwedeng gawin diyan, no? Yung meron tinatawag na voltage drop test, no? Yung tinatest yung negative terminal tsaka yung positive terminal, ganun din yung parasitic draw test. So hindi na natin i-cover 'yon. So basic lang yung tuturo ko sa inyo sa video ng ito. Okay guys, so ganun lang mag-check ng alternator at ng inyong battery using a multi-tester. Okay guys, ganun lang mag-check ng alternator, ganun din ng inyong battery gamit ang multi-tester. So marami kayong choices guys, no, kung anong mga gadget ang pwede nyong gamitin para i-check ang inyong baterya at ang inyong alternator. Pero para mas mabilis ang inyong trabaho, pwede nyong ipa-check ang inyong baterya sa mga battery shop, no? Yung sa Motolite at iba pang mga nagbebenta ng mga baterya. Meron silang mga right equipment para matest ang inyong baterya kung okay pa siya. Pero kung wala, multi-tester pwede rin ninyong gamitin. Kaya kung natuto kayo, nagustuhan ninyo yung video nito, pag-isuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo, ganun din, ay pakiclick yung bell icon.